Sinesermonan mo ako? May karapatan kang sermonan ako? Adora, ayusin mo yung bunganga mo, ha? Tandaan mo, asawa ka lang ng kapatid ko. Ha? Hindi ka fiero. Hindi ka fiero. Fabia ka lang. Nakakatakot ka naman talaga. Parang ayokong lumapit. Parang ninenervis ako. Baka bigla akong masabihan ng... Oh, diba? Yung na, John Arcelia, wow! I'm so honored to be in your home. Na wala pong taong nakatira dito. Ang nakatira dito ay ang kanyang mga award. Ayan ang mga award niya. Oh. So, pero ang pinaka-premyado sa lahat, eto na. John, ano ba ang pronunciation niyan? Volpi Cup. Volpi Cup. Yeah. At bahati kung... mga... Okay, kaya, naman. Kaya naman pala. Nag-weights naman ako. Oh. Kaya ko naman yan. Ay, kunan mo na ako ng picture habang bucket list ko ito ang makahawak ng Volpi Cup na ang mga premyadong aktor ng Hollywood ang nakakapanalo pero si John Arcelia ng Pilipinas ang nakasungkit. Congratulations! Thank you so much. Pero si John Arcelia ay higit-higit pa sa aktor. Marami pa tayong malalaman tungkol sa kanya dito sa Corina Interviews! John Arcelia in the film On the Job, The Missing Aid by Eric Mati. And international award-winning actor John Arcelia is in the house! Wow! Woo, 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 woo! Ay, nako! Nagkita tayo ulit. Hindi kita nakilala. Bakit ang payat mo ngayon, John? Well, napaka-cliche sabihin, pero diet. Totoo ba? From vegan or vegan, naging pescatarian na ako. Okay. So, pero dati kumakain ka ng karne, tapos naging vegetarian, tapos ngayon bumalik ka na sa pagkain ng isda. Isda, but never sa meat. Never sa meat. Ilang taon ka nang ganun? 5 years na ako na hindi kumakain ng meat, pero nag-start ulit akong bumalik sa fish and seafood last year lang. Ay, alam ko ang kwento kung bakit siya vegetarian. But that for later. Kasi may kwento ng mga pagka-aktivismo. Alam mo, may ganun talaga si John, ha? Talaga masyado siyang passionate na tao. Diba? Masyado kang passionate na tao. Even in his craft, it's all about what he's doing and he has to love what he's doing and believe in it. Tama? Yeah. O, ngayon ang tanong, saan nagsisimula ang lahat ng yan? Kasi gusto ko rin maging ganyan ang mga anak ko. So, paano ba? Ipinapanganak ka bang passionate? O kailangan meron kang, is it nature or nurture? Meron ka ba dapat exposure sa ganong klase? I think combination. Siguro kung nature siya, pero hindi na nurture, baka matagalan bago siya madistinguish ng soul mo or ng sarili mo. Pero kung pwedeng ni-nurture ka lang, pero hindi talaga para sa'yo, somehow merong ibang mangyayari dun sa how do you call it, sa tadhana mo. Tama. Diba? Feeling ko. Pero kung sabay yung dalawa, I think mas mabilis yung pag-develop kung saan, para saan ka. Palagay ko rin. Kasi meron mga pinipilit mag-aral ng piano, natuto naman, pero naging volleyball player. Yeah. Hindi ba yung gano'n, ano? Yeah, yeah, natuto yeah. naman, pero hindi doon yung naging kaligayahan talaga. Yeah, yeah, so in the case of John Arcelia, saan ka ba talaga nahulma? Ang balita ko, sa pagkapanganak sa'yo sa Maynila, ang nanay niya ay mahilig sa pelikula. 11 months old ka pa lang. Tahimik ka na sa loob ng sinihan at nanood ng isang buong pelikula. Ano bang pelikula yon? Sound of Music was showing in the Philippines then for 3 months na. I was 11 months old. Hindi siya makaalis sa house kasi lahat ng siblings ko nasa school. So siya lang naiiwan, walang nanny. Okay, we just have a simple life.
And then, ang father ko, wala din sa araw. So, natakot siya na baka din niya na mapanood ang, ano, ang Sound of Music. So, sabi niya, sa father ko, sige, sama mo naman ako. Sabi niya, manood tayo ng Sound of Music kasi baka di ka na mapanood. Hindi ako pwede kasi 11 months old ako. Sabi niya, makiusap tayo sa cinema. Ayaw kang papasukin kasi paslit ka pa. Baka mag-iiyak sa loob. As in, ayaw ako literally. Okay. As in, ayaw akong papasukin. Ako rin naman siguro, no? So, sabi ng mother ko, nag-beg siya, sabi niya, basta nakaramdam kami ng discomfort kay Boy. Boy ang pet name ko when I was young. Kahit naman ngayon. Lalabas kami. And then, that's it. Hindi na kami babalik ng cinema. So, sige mama, sabi ng ano ng bantay. Alright, pumasok na kami. So, ang dala raw ng mother ko yung mga rattle, mga milk kasi anytime parang nga huwag akong umiyak or huwag akong gumawa ng kahit anumang ano, discomfort. So, the moment na nag-open yung screen, pagtingin ko daw na ganun, I never blinked an eye. Yun pagkakasabi ng mother talaga? Ko. For almost 3 hours. Hours? Nakatingin ako sa cinema or sa screen. Ang pinagtataka ko nun, kahit ako namuyo sa sarili ko, ang bata kasi, 5 minutes lang daw yung concentration span niya. Paano ko nagawa yung 3 hours? Or na hindi ka umiiyak? Na hindi ako umiyak at all. So, ang nangyari sa parents ko, yung hinihintay nilang movie for 3 months, hindi na nila napanood kasi ako yung pinapanood nila. Na-amuse sila sa akin kung bakit ako nanonood ng sine. Correct! I was 11 months old. Wala pang isa to. It was foreboding. Definitely, parang nakita na yung doon nagsimula talaga yung fascination. So, ipinanganak ka ng ganun. Alam nga namang itinuro sa'yo yun. Or siguro, parang na-develop habang, may ganun ba? Yung habang nasa tiyan, parang ganun, na nanonood siya ng sine. Ganun ba? Oo, siguro, no? Kasi yung nanay mo, mahilig talaga sa sine. Yeah, tsaka ako din siguro. Okay, pero, okay. 3 taong gulang ka pa lang, mahilig ka ng sumayaw. Pero excuse me, sa lupang hinirang. Ay! Bawal. Bawal yan. So every time na maglulupang hinirang, sumasayaw ako dun sa house. Sayaw ako ng sayaw, sayaw ng sayaw. Tapos one time, naka-open yung door namin. So naglupang hinirang, tumakbo ako doon sa school. Pumasok ako sa gates, sa harap ng flagpole. Nagsayaw ako. And then in front of my siblings' classmates, so the whole public school was actually watching me dancing, half naked, and then yung mga kapatid ko, hindi na alam ang gagawin nila, yung hiya sila sa lahat ng kanilang classmates. 9 years old, nagbabasa ka na, ano yung walang sugat? It's a very popular play. Yeah, walang sugat is a Zarzuela of Severino Reyes. Mm-mm. Nung binabasa ko, sabi ko, hindi ko gagawin tong ginawa nitong bida. Si Tenyong ang bida. Kasi si Tenyong, ang ginawa niya, since sundalo siya, no, may gera ng Espanyol at saka ng Filipino, yung girlfriend niya ipinair sa isang mayamang half Spanish na Pinoy, tas ikakasal na, kailangan kong stop yung wedding. So dumating ako doon sa wedding ng sugatan na malapit ng mamatay, and then we sang as a kundiman, paalam na o aking hirang, malapit na akong pumanaw, something like that. Anyway. Kumakanta ka rin pala. Yeah. Ganda ng boses mo. And then? So pagkatapos nung song number, tumayo siya. Pagtayo niya, tinanggal niya yung kanyang sugat. Ano pala siya? Hindi pala totoo. So na-shock yung crowd. Nag-stop yung wedding, tapos kinanta yung walang sugat, na-na-na-na-na-na-na-na. So, ito yung sarswelang ito. So, sabi ko, bakit kailangan niya saktan yung kanyang girlfriend? Hindi naman totoo may sugat siya just to stop the wedding. Bakit din nila siya nagpunta ron? Siya namin, stop the wedding! Diba? So, masyado sabi kong, parang sinaktan pa niya yung girlfriend niya. Sabi ko, hindi ko gagawin to kahit kailan, sabi ko. But after 20 years, 21. I was 21, 23 in CCP. My first musical play was Walang Sugat. I played Tenyong. And you did. And you didn't change. You couldn't change it. Of course, anything. I couldn't change it. But I mean, I think ganun ako ka-involved doon sa story when I was young. I was 9 years old. Mm-mm. So, of course, hindi ko na mababago yan kasi yun na yung original. Pero ang nakita ko lang sa sirili ko, ganun ako naging ka-involved dun sa story nung
Correct. Musical play. Well, not just as an actor, pero director, writer, yeah. 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 Diba? Yun, I was 13 years old naman. Gusto kong maging prince ng Christian dun sa Moro-Moro, dun sa komedya, no? Nanonood ako ng Moro-Moro, yung the Christians versus the Moors, no? So gusto kong maging prince ng mga Kristiyano, yung sumasayaw ng ganyan, mga ganun-ganun. Tan-tararana. Sumasayaw ka din? A little. Not really my thing. Okay, uh-oh. And when I became an actor's company member of the Cultural Center of the Philippines, I played Orosman in Paris. The first Philippine festival in Paris. And I played the Prince of the Christian. Yun yung sumunod kong play after ng Walang Sugat. Right. So ito na yung play ko. So nag-manifest din yung pangarap ko when I was 13 na naging prince din ako. But still, it's in Paris. And I played in Theatre Le Rompois where Laurence Olivier performed his most of his plays, no? So parang wow, nakapag-perform ako sa stage kung saan nag-perform si Laurence Olivier. Galing, ano? So kumbaga parang kung ano man yung nagsimula nung 11 months old ka, 3 years old, 9, 13, nagtuloy-tuloy, naging teatro na talaga. So ano ang masasabi mo about that? I mean, I know my own journey as a journalist, right? And I know exactly when it happened for me. Ikaw, kailan nangyari na talagang you make that decision? Magiging aktor ako. Ganon. When we transferred from Manila to Baler Aurora, as early as 7 years old, alam mo yung Queen's Gambit na movie, nanonood siya ng chess, habang natutulog, nakikita niya yung mga moves. Ganon ako, exactly. Nung mapanood ko yun, ganon ako nung bata ako. Lahat ng nangyari sa akin, napapanood ko, I was performing on stage, I was shaking hands with people, I was performing on screen as an actor, tapos I was singing on stage. Lahat yun, mayroon pa akong isang stance na nakaganyan ako sa isang, dun sa nakikita ko, na-visualize ko, na nangyari mismo sa isang performance ko sa hotel. So I really don't know kung saan nang galing yun. Kilala talaga ng tao ngayon ay si John Arcilla, the movie actor. Hindi na maalala siguro ng iba yung pag-stage actor, ganun, or even struggling actor. Pero ayan, paano ba nangyari na mula yung John Arcilla noon, naging si General Luna? At ano bang nangyari in between? Yun ang kailangan yung malaman kasi nandun talaga yung hugot, right? Yeah. This portion is Manila. This is Bruno Mars. I'll be performing at the Philippine Arena June 24th and June 25th. Go get your tickets at livenation.ph. I'll see y'all soon. Abangan sa Counterpoint. Kikilalanin natin ang taong punong abala upang makamit ang target ng Administrasyong Marcos na 1 milyong housing unit taon-taon upang makamit ang 6.5 milyong unit na backlog ng pamahalaan. Slogan po namin ni Presidente na wala pong Pilipino na walang bahay sa sariling bayan. Basta ikaw po ay may trabaho, dapat may bahay. Ngayong Miyerkules alas 10:30 ng gabi dito lang sa Net25. Wala pa hong demanda. Oo naman. Ano ba manligaw ngayon, ha? Text mo na. Nakakalimutan ko ang pangalan mo. Pwede ba kitang tawagin akin? Flowers for you. Kapag tinanggap ko ba ang bulaklak na yan, aalis ka na. Ang sakit ng katawang ko. Araw-araw ba naman akong nahuhulog sa'yo? Parang kakaiba ata ang pormahan nyo ngayon, Mama. Ano ba si Bobby? Ano yan? May, ang Bobby mo, sugarol. Gusto mong ipamukha sa'kin na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng kasama sa buhay. Ano? Pwede ka ba? Oo. Huh? Yes! Miigot ang palingin ko. Oo. Dahan lang mo. Naku, ma'am, may makakasabay ka na mag-jogging. Gusto niyo bang itanim ko kayo sa paso? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka!
Ngayon, ang tanong, paano mula sa teatro ay naging award-winning actor? International, ha? Excuse me. Pero bago yan, coffee na lang, dear. Ganun ba? Ganun ba yung, coffee na lang, dear? Coffee na lang, dear. Ano ba yung bato doon? Ano ba yung bato ng mga salita doon? Monday is parang hindi ako interesado. Coffee na lang, dear. Tapos Tuesday is parang nagmamadali ako, papasok na ako sa opisina na, copy na lang, dear! Ganyan, parang ganyan. Tapos, ah, iba-iba! Iba-iba, iba-iba. Oh, tapos? So five different interpretations of one line, copy na lang, dear. And then, nag-stick siya sa households, no? Ang tawag sa akin ng tao ng copy na lang, dear, from tricycle driver to elite people, yung mga alam mo yung mga... Ayun! O, baka hindi naintindihan ng tao, commercial po yun! Copy na lang, dear. Copy na lang, dear. Doon na discover si John Arcilla mula teatro na kuhang commercial model Bacon. Bacon pero commercial. Nakilala sa kape. Coffee na lang. Who's Bacon? Bacon at coffee na lang, dear. Parang somehow naging game changer yung aking commercial na yun. Doon pa lang sa coffee na lang, dear. Correct. Mm-hmm. So, anong unang project, TV or movie? Movie. The first movie was Richard Gomez's brother. Kinuha ko ni Mr. Oy, may hawig, ah. May hawig. Ni Mr. Quijano. Oh, oh. Sa sa'yo lamang. Magkaintindihan nga tayo, Andrew. Sa akin at sa mga nangyayari sa bahay. Siguro pareho kayong dapat magpahinga muna, Andrew. That was my first film and I was nominated for Best Supporting Actor kaagad. Kaagad? Sa Manila Film Festival. Wow! And then after that was Mulanay. With Gina Alahar and Jacqueline Jose. Lino, kumusta na sa atin? Mabuti naman po. Anong balita ka na, Norma? Hindi naman po ako nagagawin sa klinika. Gina Alahar was my leading lady. And then I got my first Best Actor Award in 1996. Kaagad! That was 2 years after the commercial. Wow! And then, you have a favorite scene there? Siyempre, sabi nila, you never forget your first. So, anong eksena doon ang nagpapanalo sa iyo? Siguro ang pinaka best para sa kanila was Jacqueline and I were in front of my son's tomb. Yun kasi yung naging revelation na mag-asawa pala kami ni Gina Alahar. So, naging talk of the town yung pagkamatay nung anak ko kasi nalaman na ang ina pala niya yung kumadrona ng baryo. Mangilan-ilan lang kayo yung talagang damang-dama, alam yung bigkas, yung diin ng pananalita, na makatotohanan, theatrical, pero makatotohanan pa rin enough, realistic enough for television or movies. How do you do that? I think, Karina, malaki rin yung bagay ng training ko sa theater kasi meron ako kasing script analysis for several years nung maging Actors Company member ako ng Tanghalang Pilipino. Naging teacher ko si Chari from Ateneo tungkol sa world theater history. So tuloy-tuloy kasing studies namin nung maging Actors Company member kami. Tuloy-tuloy ang studies namin ng world theater history. Tuloy-tuloy ang characterization studies namin Stanislavski. Tuloy-tuloy ang studies namin sa ng mga script analysis. So ang una kasi was the text, the context, the text, the subtext, and the context. I have to discover why am I saying this line? And what is the reason why? And then what is the context of the whole story? So that's why, if it's about justice, it's about injustice, magkakaroon ng bagong timpla yung isang linya lang. Ang linya, without the subtext at the context, pwede mo lang siyang sabihin as is, like mahal kita. It's mahal kita. Pag may subtext, nahihiwalayan na kita at sinasabi ko yung mahal kita, magbabago yung mahal, yung mahal kita. Pero iiwanan na kita eh. So magbabago siya. Correct. Pag ang konteksto ng kwentong ito ay tungkol sa halimbawa injustice, like maybe pareho tayong lawyer, mahal kita, pero ikaw yung lawyer na pumapanig doon sa company kaysa sa doon sa naaapi. Magbabago yung mahal na mahal kita pero hindi kita maiwanan, pero it's about principle, no? So I love you, but come on, you know? Yung mag-change ng intention mo as an actor, why are you saying a line? And then, pagpahabayan mo yung linya,
yung konteksto ng buong istorya, malalaman mo at lalabas sa'yo ang dahilan from the very beginning kung bakit mo sinasabi ang lahat ng sinasabi mo. Because these are all bubbles. These lines are not really important. What important is the thing that is happening inside this person, this character. And what I'm telling you now are just fruits of my experiences in life. Not because I'm just saying the lines. So, this parehong-pareho siya sa isang karakter. Advice ka sa akin kung paano maging mabuting ama at asawa pagkatapos ang... Paggagawanan kong isang karakter, kailangan kong malaman ang backbone niya. Saan siya nang galing mula pagkabata? Ano ang karanasan niya nung magmula pinanganak siya hanggang sa nag-end yung pelikula? Para alam ko yung structure kung saan niya ilalagay lahat ng kanyang emosyon at anong tamang emosyon sa bawat crisis. Ang lalim, pahingi nga ng salbabida. Nalulunod na ako. Deloko lang. Hindi ba nahihirapan ang direktor sa'yo? Di ba ang isang direktor naman, yung buong konsepto ng isang istorya, malinaw sa kanya? Mm-mm. So if you fill in the blanks mo na lang, so somehow pag nag-jive yung ginagawa ko sa prinsipyo at principle niya about, it's also about philosophy and principle about the story eh. Kasi pwede kasing like isipin mo, may isang batang nagdidirect sa akin tungkol sa isang buhay. And then ina-explain niya sa akin yung tungkol sa eksenang ito. Hindi ko makita na ganun because I've experienced that as an adult. Mm-hmm. And since this director is very young, since nasabi niya na gawin ko to, gawin ko niyang ganyan, so hindi ako makano kasi director ko siya. And then I will do the scene and then I will inject the thing that I want, my interpretation, and then I will let him watch it so that he will decide if it is the one he wants to come out from the character or yung sinasabi niya. Somehow, kasi pinag-aralan ko kasi ang script at talagang hindi ako pwede kasing gumawa ng project na hindi ko pinag-aralan. Pag nilabas ko yun, it's either wala na akong maririnig, that means nag-agree na siya, or yun dyan. Ayun. Kaya naman, nasundan pa ng iba pang mga awards. Nakailang best actor ka na ba? Hindi ko naman binibilang, pero mostly best actor and best supporting actor combination. Totoo ba? So, but every award, does it still mean something to you? I mean, are awards important to you? Yes. It's an affirmation that I'm doing well. Effective. It's effective. Oh. Not because I'm better than anybody else. No, it's not. Mm-hmm. Kasi once na inisip ko na yun, hihinto na ako ng pag-explore. So I really have to consciously stop myself from there. Na, no, this is just another symbol na, oy, itong project na to, nagawa mo kasi na-affirm na tama yung ginawa mo. Ganun lang kasimple para sa akin. Kasi, marami pang darating at pag-aaralan ko ulit siya. So ibig sabihin yung isang best actor award mo hindi siya ibig sabihin susunod mong ano best actor ka ulit. No. This is another story that we have to work on. Ang akala kasi ng lahat kapag nanalo ka na ng best actor yun na. Yung pala hindi pa. Lalo kang pahihirapan. Yeah. Hindi ba yun ang nangyari sa iyo? Yeah. Yung first na best actor ko was after that kasi ang mga nalampasan ko noon mga ace actors ng movie industry hindi naman ako taga movie that I was from theater and then suddenly nanalo ako no pagkatapos kong manalo parang nagkaroon ng mga chismis tumaas na raw ang presyo ko per sequence na raw akong maningil. Meron bang ganun? Sabi ko, saan galing yan? Paano may ganun ba kahit sa ang istorya ng production? Tapos, I'm a swell-headed guy na hindi ako sumusunod sa director at malaki ang ulo ko because I'm from theater. Mayabang daw ako. So, yun ang lumabas, no? So, after that, wala nang kumuha sa akin. Wala nang kumuha sa akin after my first Best Actor Award. Sabi ko, bakit ganun? Di ba supposedly, pag naging best actor ka, it's supposed to be a promotion like from being a clerk, naging head ka ng clerk. Di ba? Somehow, ganun. Pero bakit ganun? Parang pagkatapos ko manalo, pinulled down ako. Mm-mm. Sabi ko... Di ba nangyayari din sa Hollywood yan? Ah, talaga? Di ba they say, pag nanalo ka ng Oscar, biglang it's either you make more or you suddenly...
people suddenly back out. Baka presyo din, ano? Mm. Or chismis lang. Pero hindi talaga ako tumaas noon. Mm. As in, walang ganon. So, hindi totoo yung hindi mga totoo. So, nawalan ako ng project. And then sabi ko, okay, sabi ko sa taas, kung hindi ko naman kailangan maging actor, isinosoli ko lahat ito. Just make me happy. Kasi na-depress ako noon eh. Finally, may kumuha sa akin na isang director, si Direk Loren. Kinuha niya ako sa isang project, tapos ito yung panahon ng mga Calvento Files. Yung first project namin was with Aramina. Lagi ko sinasabi kay Aramina, Aramina, I was your first kiss. And it was. That was her first kiss ever. Si Aramina. Oh, on screen with you. Pero ano yan, at TV yan sa Calvento. And then, nagustuhan ni Direk Loren yung trabaho ko. 3 o'clock pa lang tapos na yung project namin. Sabi niya sa akin, oh John, sabi niya, maayos ka naman palang katrabaho. And then, oo, ito na to, sabi ko. Pero at least, sabi ko, ganun ang reaction ni Direk. Bakit po Direk, sabi ko, ano ibig niyong sabihin? Well, sabi niya, naririnig ko yung tungkol sa'yo. Pagkatapos mong maging best actors, well-headed ka daw, mahirap kang katrabaho, per sequence ka. And then suddenly ngayon, na-realize ko na mali lahat ng yon. Hindi pala totoo. And I'm really very happy na kinuha kita at gusto kong may experience kung totoo yung balibalita. And then, I was proven wrong. Wow. Sabi niya. So, pag mula noon, tuloy-tuloy na lahat ng project ko kay Loren sa TV tsaka sa film. Sama-sama tayong nakikanta, nakipagsaya, at nakipag-summer blast. Maraming salamat sa higit na 120,000 na taong nakasama namin. Walang kapantayang energy at init ng suporta na ipinaramdam ninyong lahat sa amin. Hindi rin matatawaran ang galing ng mga performers na nagpasiklab sa isa sa pinakamasasayang gabi dito sa Philippine Sports Stadium. Taos-puso ang pasasalamat namin. Let's always net together, mga Kanet 25, sa susunod na Summer Blast! Catch the special TV airing on June 10 and June 11, 2023. Follow our social media pages for more updates. It's gonna be a lovely morning talaga sa mga darating na araw. Abangan! Andito naman si Puppy Love. Yes, pwede bang pakilakas yung boses mo? Medyo hindi kita marinig. Palakas po ng boses nyo! Hindi po kayo marinig ng sir ko! Kapit-bahay ko lang yun na buong era. Galit ka ba sa akin? What do you think, Puppy Love? Buti naman tumatagal ka doon sa PA mo. Yun na nga po, bossing. Minsan nga po, gusto ko ng palitan. My darling, what do you think? Love, Boss Leng, and Tali. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Manila, this is Bruno Mars. I'll be performing at the Philippine Arena June 24th and June 25th. Go get your tickets at livenation.ph. I'll see y'all soon. Grabe po ang tension dito. Talaga sila apat gusto talagang manalo. And this is the game! Agad-agad! Level up! And
And of course, kaya naman siya nasa Corina Interviews kasi super award winner siya. O, di ba? Namimili din kami, ha? So, wow. Hindi siya nakontento na dito lang sa Pilipinas nagkaroon ng mga award. Siya pa'y naging Volpi Cup International Best Actor. Ang mga kalaban niya, o, di ba? Antonio Banderas lang naman, Oscar Isaac, wow. Tim Roth, all of these guys are my favorites, by the way. Benedict Cumberbatch, wow. Doctor Strange. Doctor Strange himself. Pero ang galing mo, ha? Ikaw talagang nanalo doon, ha? Paano nangyari yun? Copa Volpi for Best Actor. John Archila in the film On the Job to Missing Eight by Eric Mati. Mind-boggling din at saka it's very surreal na yung dating sa akin. Although, pinangarap ko naman kasi talaga siya, Corina. Ano sa manifestation na naman yan? Ganon? Pinangarap ko kasi sabi ko, ang extent ng pagiging actor is maging actor. Hanggat merong interesado na magsulat tungkol sa'yo, protektado ka. Eh, tuloy ito pa. Kailan naman ako magsasalita? Pag kayong mga anak ko na... Gusto ko maging actor. Ibig sabihin ng actor, maging actor ng hindi lang ng Pilipinas, kundi maging actor. I mean, if kung pwede kong mag-transcend sa ibang culture, gusto ko kasi yan yung extent ng aking ng pangarap ko bilang isang actor. So, makapasok ako sa consciousness kahit ng ibang culture na makaka-relate sa akin as a human being. Mm-hmm. Para sa akin, normal yun. Hindi ko siya pinangarap, kundi talagang kasama siya dapat. Oo. What's your favorite scene in On the Job? Huwag ka magagalit sa akin, ha? Pero lahat talaga. Lahat talaga? Lahat. Kasi wala kasi akong pelikulang paborito at hindi paborito. Lahat ng pelikula ko, kailangan kong maging paborito. At lahat ng eksena, kailangan paborito ko. So, wala, honestly speaking, wala akong paboritong linya, wala akong paboritong eksena, wala akong paboritong pelikula. Dahil habang ginagawa ko siya, dapat paborito ko siya mula sa unang linya hanggang sa katapusan. Wow. Kasi kung hindi... Hindi ako maging interesado ng gawin yung project. But did you, come on, don't you ever really analyze bakit ikaw ang nanalo sa lahat ng mga big shot na yan, ikaw ang panalo? Yeah, of course, meron din akong analysis. Mm-hmm. Kasi yung kasing transition nung character from being a goody-goody guy he's not really aware of himself being para siyang naging troll ng isang politician. Pero ano siya, radio journalist siya. Nagkataon kasi na nag-jive, nag-work yung paniniwala niya as a person doon sa nakikita niya doon sa kanyang mentor. And until na-discover niya yung totoong, yung other side ng kanyang mentor, saka lang siya nagising. So, yung transition ng kanyang character from being so nonchalant guy to naging na-enlighten and then biglang lumaban for justice. Mm, yung character development. Yeah, I think kasi yun din yung sinasabi ng mga judges na kasi sinasabi, sorry, sabi kasi mismo nung pinaka-head ng Venice was hihiya akong sabihin. Sige no, pilitin kita. Sabi niya, John Archila is the Al Pacino of the Philippine cinema. Wow, I love it! I truly believe that Arcija is the Al Pacino of the Filipino cinema. John Archila is the Al Pacino of the Philippines. The Philippine cinema, sabi niya. Oh, masaya. Galing, ah, galing. Such a bittersweet time of your life. Pero mo nanalo ka, and I'm sure you're ecstatic about it, but wow, you lost 3 of your family that year. Yeah. Para sa akin lang, things happened. nagkataon lang siguro ng disposition ko talaga is always on the positive side. So kaya siguro, pag may mga nangyayari sa akin na gano'n, pumupunta ako sa positive, kaya siguro nangyari. Not because may kinuha para may ibigay, parang. Wow. Well, talking about roller coaster, before Volpi, eh meron siyang Born Legacy. Excuse me. Ka-eksena lang naman niya si Rachel Weisz. Tsaka si Jeremy Renner. Jeremy Renner. Imagine that. So, what does it feel like working with Hollywood actors? Well, honestly speaking... You are better. Well, sabi ni Rachel Weisz, you are better. Oh, anong sabi nila? Well, honestly speaking, Karina, nung una kong dumating sa set, in-expect ko yung sarili ko na mas starstruck.
And natatakot na ako, baka ma-starstruck ako. Pagdating ko doon, wala. You know why? It's them. They do not exude those kind of... Vibe. Vibe na parang ako, ano ako ha, artista ako ng ano. I think you know why? I realized that these actors, Hollywood is bigger than them. Oh. Hollywood is world. It's bigger than these actors. So they don't feel like really this bigger than you or bigger than thou. I don't think ganun yung feeling nila. So hindi ko naramdaman yun, hindi dahil sa akin. I think sila mismo hindi nila na-exude yung ganung klase. Parang trabaho lang trabaho sa kanila. Lang. Yeah, trabaho. Okay. Bakit ka naman binanggit ni Rachel Weisz sa isang interview na impress siya sa'yo masyado kahit maliit lang yung role mo doon? Hindi, kasi every time na magre-rehearse kami, sinasabi ko yung lines ko. So, throw lines. Eh siya, parang minimemorize lang niya. Naku, makamapanood to ni Rachel Weisz. But anyway, tapos sabi niya sa akin, throw lines. So, sabihin ko yung linya ko. Tapos siya finifeed sa kanya ng parang script person. And then, tapos sabi niya, why do you keep on saying your lines? Do you really do that every time we rehearse? Yes, sabi ko, why? You always say your lines. Is that wrong? Sabi ko sa kanya. No! That's good. Sabi niya, what do you do here in the Philippines? I'm an actor. That's why! Sabi niya sa akin. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Galing talaga ni General Luna. Uy, nakatatak na sa'yo yun. Hindi ba nila hinahanap yung bigote mo? Hindi, inalagi nilang diba? Hinahanap at hinihilingan nila ako ng silitang. Pa! Pero tumatak na yun talaga ng tawag nila sa akin lagi ngayon ni General. Kahit sa showbiz, ang mga staff, ang ibang actors, sila Angel Aquino, General, even all the actors, they call me General. General na talaga, no? Wow, that was a role of a lifetime. Ay, kailangan mapanood ko ulit. Kasi pagkatapos ito, kailangan ma-analyze ko ulit, di ba? Lahat ng mga bagay na yan. But you enjoy doing General Luna? Oh, yes. Parang ang hirap gawin, ha? Yes. But do you know what? That nung mabigay sa akin ng script, ayaw kong gawin. Kasi sabi ko, napakasimple naman ang character ni General Luna. He's just a furious general. And that's it, sabi ko. So, binigay sa akin ng script, binasa ko. Kasi yun lang ang lagi kong naririnig sa kanya at saka lagi kong nakikita sa ano eh. Hindi ko pa siya ina-analyze. Kasi parang galit lang sa mundo. Hindi ko siya naging role kasi. Oo. Hindi ko siya naging character. So nakakasalubong ko lang siya as a character also. So hindi ko siya ina-analyze. Mas ina-analyze ko yung mga characters ko. And then nung ako na, nung ina-analyze ko na siya, sabi ko, wow! General Luna, ikaw na ang bahala. Asa mga kamay mo na ang labanan. Paano akong lalaban? Kakagating ko sila? Tutulungan ba ako? This is not just anger. He is not just a dog, a barking dog. He is coming from something else. It's a genuine love for his people. And actually, tensionado siya. Tensionado siya kasi suddenly may kalaban siyang isang malaking bansa and nakaatang sa balikat niya ang isang buong bayan. So pressured siya ng todo-todo. Because the real General Luna was the one with his mother. Yung every time na nakagano'n, and then pag nakikipagkwentuhan siya ng normal, that's Antonio Luna. The one saying all these swear words and tumitindig sa harapan ng kabinete at nagsasalita ng mga rhetorics. It's all acting. Why? During those years, walang time para mag-train ng military. So he has to act it out. Kasi andyan na yung kalaban eh. He has to act it out. He has to be brave and acting it. Ito, ganitong pagiging brave. Para makita, nagbibigay siya ng sample sa kanyang mga military man. He is a poet. He is a man. He is an artist. He is a lover. He is a son. A very passionate son. And a pharmacist. Mm-hmm. Ang daming colors. At saka, ano talaga siya, elite talaga siyang sharpshooter. Hindi ka ba napufrustrate na parang kulang na ang ganyang klaseng mga karakter sa panahon ngayon? Kung ganito ang situation ngayon,
papasok yung pagiging artist natin kung paano natin nahanapan ng daan yung ganong klase ng pelikula in the midst of commercialism. How can we still assert the kind of films and principles that we want to achieve using this state of the of the filmmaking? Kung ito ang commercialismo, paano mo itatahi ang sining mo dun sa commercialismo na hindi ka mapafrustrate? So, yun ang ginagawa kong prinsipyo para mawala yung frustration. Correct. I mean, mamuluktot kapag maikli ang kumot, silver lining, pero iba pa rin yung mga panahon na, di ba? Yeah, that's kahit true. Kahit nasa Hollywooding, di ba? Yeah, that's true. Masakit. Somehow parang masakit isipin na mawawala na yung cinema kasi pwede mo nang panoorin sa personal screen mo lahat ng mga simple stories or mga these kinds of stories that you're actually talking about. Ang cinema na ngayon are the 3Ds, the fantastic films. Mm. Parang doon na pupunta yon. So itong mga ganyang klase na gusto natin mangyari, mapapanood na lang sa mga special platforms. Kasi you can watch it on your personal screens. Kasi ang generation ngayon pababa, nandun na yung kanilang kultura. Correct. At so, nasa producer na lang kung gusto, kung paano sila kikita pa rin yeah. bilang negosyo ang yeah. paggawa sa isang pelikulang yeah. gano'n. Yeah. Ano? Swerte mo, di ba? Naabutan mo yung panahon dati. Parang the golden era of filmmaking in the Philippines, naabutan mo pa yon. Yeah. Ngayon, parang we struggle to get back up there. Ano ang masasabi mo sa mga aktor sa henerasyong ito? laban lang. laban lang kasi kung ano man yung prinsipyong meron tayo, pwede naman nating gamitin ang kahit anong medium, ipasok natin. Gamitin natin yung kasalukuyang estado ng filmmaking and then ipasok natin yung content natin doon, itihin natin yung content natin doon para maging effective pa rin tayo. How do you want to be remembered as an actor? Or as a human being, yeah. I guess, no? Oo. That somehow I was able to touch some people's mind or soul or I was able to mend some broken hearts doon sa mga nagawa ko. Siguro somehow kung mayroon mang isang taong nagbago yung kanyang pananaw sa buhay niya or sa kanyang sitwasyon bilang isang tao na sa gitna ng isang struggle at meron siyang nagising siya o na-enlightened siya sa napanood niya sa ginawa kong pelikula or sa ginawa kong character, napakalaking bagay na noon na hindi ko lang ginawa ito para sa sarili ko kung hindi para sa aking kapwa. Kasi Corina, sabihin man nila, kahit sino pang magsabi, corny man sabihin ito, hindi kasi ako naniniwala na that acting is for self-fulfillment. It is just a vehicle, a venue. This is just a mask, an avatar para sabihin mo at i-share mo sa kapwa mo tao, kahit lalo na ngayon. Kasi multicultural na eh, na global na tayo eh, hindi naman ang audience natin sa Pilipinas na lang. Hindi mo lang ginagawa to para sa sarili mo kasi we're doing this because we want a better place, a better world. We want... it may sound idealist, pero gusto natin ng isang maayos na lipunan. Kaya natin ginagawa natin. Parang pinakinggan ko si Manuel Quezon. Alam nyo ba, nakamag-anak ito ni Manuel Quezon? Oh, marami kayong hindi nalalaman tungo kay John Arcilia. Isa lang yon. Siya ay ninuno niya si Manuel Quezon. Magaling siya magluto. At saka, dog lover siya tulad ko. Marami pa kami pag-uusapan. Oh, copy na lang, dear. Sandali lang. Oh, yeah. Babalik pa kami, ha? Sandali lang. This portion is brought to you. Manila, this is Bruno Mars. I'll be performing at the Philippine Arena June 24th and June 25th. Go get your tickets at livenation.ph. I'll see y'all soon. It's gonna be a lovely
lovely morning talaga sa mga darating na araw. Abangan! With more people adopting an environmentally conscious lifestyle, the movement is gaining wider space, quite literally, with green architecture being embraced in vertical development. As the Philippines is one of the countries vulnerable to climate change, promoting sustainable practices is becoming a must to some home buyers. In this episode, we are speaking with Prime Home Sural Estate Development Incorporated through its corporate sales group head, Ms. Maria Christine Cruz Havilionar, or Ms. Tanya, about the residential projects that are showing great strides in redefining urban spaces. You can really see that we concentrated in nature, safety, security, it's all there. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Ayoko lang talaga silang barilin. Bakit? Abay, mag-a-apply ako ng US visa next week. Ayoko lang madinal. Ang ating game ngayon ay group volleyball. Andito naman si Puppy Love. Yes, pwede bang pakilakas yung buhay? At pagkatapos ng kape, mag-fresh orange juice naman muna tayo, dear. Ayan. With cucumber. Oh, with cucumber? Yeah. Okay, ito ang isa sa mga imbentong concoction na very signature John in the kitchen. Anong laman ito? Well, may combination kasi yan. Iyan, yung cucumber tsaka supposedly dalandan. Wala akong nakitang dalandan. So, orange siya. Wow. And mayroon pang isa, may kiwi. Kaya dalawa yung jar ko dyan. Mayroon combination ng ganun. So, it's lovely. It's so nice. It's really nice. Munti ko nang maubo. Sorry, ha. Magsalita ka muna. Magsalita. It's good. And, you know, pinag-uusapan namin kanina yung Manuel Quezon, di ba? Hindi nyo alam na sila ay hango sa pamilya. Ano bang linya ni Manuel Quezon yung Arcilia? Actually, sa mother side ko, sa lola ko. Sa mga Aragon. Hindi kaya doon ang galing yung passion, yung dugo ng Quezon na nananalaytay sa dugo mo. Kaya talagang sugod mga kapatid, hindi lang sa pinilakang tabing kung hindi sa kusina. Ha? Di kailan ka naman natutong magluto? Saan mo nakuha yon, John? Kaming magkakapatid, pag dumating kami ng grade 3, kailangan marunong na kaming mag-cook ng rice at may tatlong ulam kaming alam lutuin. Grade 3! Tinuruan kami ng mother namin. So ako, nung grade 3 pa lang ako, marunong na ako magpanset at magmenudo. Eh, talagang naniniwala ako sa bata pa lang dapat nagsisimula yon, ano? So, well, kung ayaw nyo maniwala, eto, tinur tayo ng konti lang ni John sa kanyang original kitchen. Ayan. Supposedly, cucumber lemon ito, pero pwede rin siyang cucumber orange. And so, iyon yung isang variation. Tapos meron tayong isang variation na lalagyan ko yung isang juice ng cucumber plus kiwi and a tinge of calamansi. So mayroon tayong magiging dalawang choices. So yung muna tayong cucumber lemon, cucumber muna tayo with orange. No? Pwedeng manipis, pwedeng medyo makapal, pero mas maganda yung manipisan. No? Okay. Nahugasan ko na to. So hindi nababalatan. Although syempre, meron talagang way ng pagtitimpla nito na hindi mo lang basta hiwain, dudurugin mo siya. Okay, but anyway, since nalagay na dun yung ibang powder, eto, pampadagdag na lang, ilalagay natin dito. Tapos, ihiwaan natin ng orange para lalong gumandang tingnan. Tapos, pwede mo rin actually maging design to para dun sa dito, no? Ihiwa mo rin ng ganun. Pero, ngayon muna, ilalagay na lang muna natin sila. Ihahalo natin siya sa juice. Naging ganyan yan. Ayan, no? Ayan. Tapos tagdagan natin ng ice para masaya. Diba mas maganda? Oh.
Saita naman, magkikiwi tayo. Actually, yung kiwi pwedeng papaganon, pwede rin kahit anong gusto mong giwa. Ang importante kasi dito, mag-simmer yung kiwi dun sa juice mo. Tapos pwede nyo na itong inumin na maya para sa grupo. So, ang kagandahan kasi dito pag mayroong fresh na fruits, lalong gumaganda yung color ng juice mo. Okay. Ito. Actually, ito mga ano na lang yan. Ayan. Eh. Parang display mo Excuse me, hindi po ito pansit. Ito po ay chap-chai. Chap-chai. Okay. Korean style. Seafood chap-chai ang tawag ko dyan. Ito ay isa lang sa kanyang mga obra maestra. Ang tanong, bakit puro gulay? He is vegetarian. He used to be vegan. Yes, yes, yes. So, vegan meaning talagang wala. Gulay lang talaga. 5 taon na siyang ganon. Ikwento mo, bakit ka nagkaganon dyan? So, very passionate ako pagdating sa animals. So, pag nakikita mo yung kasi yung mata ng dog, yung soul niya kitang-kita mo, tumingin ka sa lahat ng mata ng animals, isa lang siya ng soul, isa siya ng sinasabi. You know, di ba? Parang ganun. So, naniniwala ako dyan. Yeah. You were thinking of a way to make a contribution. A contribution. So, sabi ko, hindi na lang ako kakain ng meat. Oo. Pagkasabi ko nun, just the next day, totally wala ng meat. So, hindi ko siya inartehan, napipilitin kong huwag kumain ng meat. Basta ganun lang siya kasimple. So, kaya nagtuloy-tuloy na siya. Pero, after kong magka-COVID, bumalik ako sa fish and seafood. Ayun. Pero before ito, plant-based talaga to. Lahat ng ano ko dito, sugpo, plant-based. Pero ngayon, sinamahan ko na ng totoo. Oo. Ang original recipe ko ng Janchai is, wala talaga siyang totoong meat and the seafood. Wow, so napakasarap. It's so good. As napansin mo ba tahimik ako? Kasi nguya ako na nguya dito, di ba? Yeah, yeah. Pero ito yung pagmamahal talaga ni John sa mga animals, hindi peke 'yon kasi nagpunta kami sa bahay niya at nakilala yung napakarami niyang aso. Ilan ba aso mo doon? Dati 13, ngayon 8 na lang. Oo, 13 to 8, ang dami pa rin noon. O makikilala ninyo sila isa-isa. I have 3 boys here. Where's Mon? Yung Mon, come here. Mon. Mon. This is Nyona. It's Nyona. This is... Ay, Yapia. Tabigayin lang kami kita. Kasi nagkaroon ng meat ng boat problem. So this is... Actually, mga senior na to sila lahat. Si Mon ay 14 years old. Okay. Tumigot kami nila doon natin. Tapos, kapatid niya si Nyonyo, 14 years old. And then, anak ni, actually, 3 generations na sila. Anak ni Monmon, si Yuri. Si Yuri. Ayan, ito ang magtatay. And then, ito ang pinakabunso at aking lang. This is Miley, apo ni Milo. If you know Chris Hedden Cass, na ang Pioneer Friends, na si Milo ay dog expert. So, bigyan sa akin ito, hindi ko natanggihan kasi apoy ni Milo siya nagkakaroon. So, parang pulit. So, right now, siya ang pinso namin. Late nights doon yata siya ngayon. So, and this is Budindin. This is Budindin. Actually, she's already 11 years old. And kaya lang medyo nakakadirig pa siya, pero blind na siya for several years. 10 years na siya. Burma, 6 years na siyang blind. There's a cataract. So, that problem ko is, wala operation ng cataract dito sa Philippines sa mga dogs. Aside from the fact, 60,000 pesos ang bayad natin for cataract. So, wala tayo dito sa Philippines. Kaya, ayan siya. Pero, she's a very, very, she's a very, very smiley, very lovely dog. Kaya hindi ko maaawa sa kanya because even though that she's blind, she's very, very cheerful and happy. Yeah. This is Mami Muda, senior na namin siya, 16 years old siya. Pero second generation na siya, yung first generation, si Mami Puy already passed away several years ago. Kaya pinakamatanda, 16 years old na siya, but she still eats a lot. Kaya hindi pa namin siya I don't want dogs
na pinupot to sleep. So, wala sa face review po. And then, ang tingin ko naman, as long as she can still eat very well. So, ibig sabihin na she's still ano, enjoy ka. Yan. Tinap na siyang lumakad, pero 16 years old na siya at malakas na malakas pang sumain. So, yan. I have another fur baby outside, Tyra. She's actually a bear chow. Hindi siya yung lion type ng chow. Yung foundation mo, palagay mo darating ang panahon na titigil ka na talaga ng pag-arte, tututo ka na lang talaga dyan sa parang binubuo mong life purpose mo, itong foundation mo. Darating ba yung panahon titigil ka ng pag-arte? Hindi. Hindi talaga. Kasi it goes hand in hand. Kasi kumbaga, yun din naman kasing ibang revenue ko from acting. Actually, sinishare ko doon. So, kahit naman mayroong mga... Ngayon kasi, yung foundation ko, sarili ko lang yan. Parang self-sufficient. Kumbaga, ako na rin yung nag-finance. Although, may mga interested these days na tumulong sa akin na mga companies. And then, kahit naman may mag-finance na niyan, alam mo yung advocacy mo kasi pwede mo rin igawa ng pelikula. So, para sa akin, kahit matanda na ako, pwede ko pa rin gawing venue yung kung ano yung mga belief ko, makakagawa ako ng pelikula na hindi ko kailangan ng revenue at ng kita. Kasi as long as yung makapag-present ako ng film, na nandun sa prinsipyo ko, na somehow makatouch ng buhay ng tao, na kahit ipalabas mo siya ng libre sa mga schools at saka sa mga communities, barangays, na hindi mo kailangan ng revenue, pero makaka-enlighten ka ng community at ng tao, importante sa akin yun. Pero itong advocacy mo, tumutulong ka sa tao at sa hayop. Yes. Tama ba? What is it called? It is called A Capable Foundation. I founded it in 2003, pero na SEC register ko siya ng 2008. Ang ibig sabihin ng capable is, it is actually an acronym for Care and Protect Life on Earth. So, CAPLE lang siya, CAPLE. Nilagyan ko ng heart, and it is read as B, so capable. So, naging ganun. Gusto ko kasi yung positive na name para it's actually an encouragement, invitation that we are all capable. Right. Because for me, community building is everybody's responsibility. Sabi ko nga ang invitation ko sa community, wala kang pera, marunong ka magluto, i-share mo. Wala kang pera, wala kang time para magluto o wala kang ma-share na material, give your time. Magbantay ka or magturo ka ng bata. Community building tayong lahat ang gagawa niyan. Parang ganun ang gusto kong i-encourage sa mga tao. Galing! Grabe yung life mo. Yung life mo, libro na. Magsulat ka kaya ng libro dyan para makapag-inspire ka pa ng marami. In the meantime, itong mismong episode na ito ay testimonya talaga to a life really well lived. So cheers to that. Cheers, John! Cheers. Thank you. Thank you so much. So much more than a Volpi Cup Best Actor awardee. So much more. Ayan!